ito yung mga yung skills na kailangan. Perfect yung, hindi naman perfect, pero yung prospecting as a network marketer, kailangan yung prospect as you. Hindi tayo yung prospect ang nalapit sa inyo. Lagi kayong naghahanap ng mga pwede nyo ma-include dito. Yung prospecting, iba ba yun sa inviting o recruiting? Pag prospecting, naghahanap ka pala ng liligawan mo. Hindi naman pwede may nakita ka lang, ligawan mo na. Di ba namimili tayo, mga lalaki? Yes. So, ganun din, no? Prospecting, tapos recruiting. Ayan yung mga skills, isusulat ko lang, no? Recruiting, presentation. So, sa presentation, marami to. Maraming skills dito sa presentation. Sa presentation, dapat marunong ka mag-build ng rapport. Yung pagsabing build ng rapport, yung makakonnect ka ba sa una pa lang? Kasi pag nagawa ng one kayo, hindi naman pwedeng negosyo agad. Parang ganito yung ibilog-bilog. Hindi naman pwedeng ganun agad eh. Nagkukumustahan mo na kayo ng buhay-buhay. Tama? Marunong ka ng building ng rapport, marunong ka empathic ka. Pag sabi empathic, sensitive ka sa feelings ng kausap mo. Responsive ba siya sa presentation mo? Kasi ang pinakamahirap na presentation sa lahat, yung walang response yung kausap mo. Yung nakatingin lang. Parang tarsir, napakahirap nun. Hindi mo alam kung may problema siya o hindi ka ba magaling. Nakukuha ba nito? Tapos pag tinanong mo, ano pare, maganda ba? Magaling ko lang, oh. Okay, tinanong mo, ano pare, may tanong ka? Nakatingin lang din sa'yo. Kailan ka babalik? So, sa presentation, may public speaking pa. Nakuha niyo siya. Pagdating sa skills, hindi pwede i-inject sa'yo na kinaumagahan mo mas makalawa, magaling ka na magsalita. Alam niyo ba yung mga magagaling magsalita sa harap? Katakot-takot na home party ang inabot niya bago gumaling magsalita. Katakot-takot na demo. Katakot-takot na objection. Bago gumaling magsalita, nakikita niyo nagsasalita dito sa harap o kaya sa seminar room natin. Bago naging kaganong kagaling yun, ang dami nilang pinagdaanan bago gumaling. Ang daming presentation. Hundreds, baka iba nga, thousands of presentation na inabot bago gumaling. Nakuha nyo siya? Ang daming mga objections. Sa presentation, dapat magaling kang mag-handle ng objection, magaling kang sumagot ng mga katanungan, magalis ng duda ng kausap mo, magaling kang mag-closing. Mamaya niya, nag-present ka, bigaliw mo, hindi mo tinanong, kailan mag-jojo, hindi wala din. Hindi mo tinanong, ano brand, maganda sa'yo, 1 head, 3 heads, or 7 heads? Wala din. Ako ano siya? So, ang daming skills dito sa presentation pa lang, ang dami mong kailangan mamaster. And again, hindi mo mamamaster nang hindi mo ginagawa. Hindi mo ginagawa. Don't worry kasi, hindi naman namin ibibigayin kaunti-unti ito, yung presentation. Are you with me? Yes. Kaya random ko lang kasi iba topic ko, pinapakita ko lang sa inyo. So, pag may presentation, may possible paying. Tama ba? Yes. Tama ba? Yes. Tignan nyo mabuti ha. I-stop ko muna rin ito. Tignan yung flow. Bago magkaroon ng pay-in, ilan ang pinagdaanan? Prospecting. Recruiting. Presentation. Bago nagkaroon ng pay-in. Meaning, bago nagkaroon ng pay-in, meron munang pinagdaanan. Dito kayo magugulat. Bago mag-prospecting, meron ka munang pagdadaanan. Kaya hindi lang ito. Bago magka-paying, may process pa. Lalagay ko dito ha. Bago lahat tong skills na to, bago lahat to, ito, bago lahat yan, merong tinatawag na process. Sabihin mo process. Process. May pagdadaanan kang proseso bago ka mag-prospecting, mag-recruiting, mag-present, mag-paying. Kaya sa matagal na mag-network katulad ko, 22 years na ako, ikaw, Nestor, ilan mo? 13. Ako, 22, 23 years na ako nag-network. Bago, ang isang distributor na walang pay-in, titignan mo lang palaikod. Titignan mo lang backwards. Nagkaroon ba ng presentation niya? Nagkaroon ba ng recruiting? Nagkaroon ba ng prospecting? May process ba siyang ginawa sa mindset niya bago siya mag-recruit? In other words, ang pay-in o direct recruit na makukuha ko mag-pay-in, hindi ito makakapagsimungaling. Simple lang ito. Pag wala kang pay-in, wala ka ng mga. O kung meron ka man ganito, kulang, kaya wala ka ganito.
Walang excuse. Parang ganito yan, pag binigyan ka ng professor mo ng press, press, tapos hindi ka happy, ano sasabihin mo? Sasabihin lang ng, sir, pwede bang matanong mo bakit press mo ang grade ko? Ano sasabihin sa'yo ng prof mo? Tignan lang natin backwards, ha? Tignan lang natin. Yung midterm mo, ano grade mo? Yung project mo, dito nakalagay incomplete sa record mo. Tignan natin yung prelim, di ba prelim, midterm, final dyan? In between, may assignment, may project, may piece, etc. Ang sasabihin sa'yo ng prof, i-defend niya itong grade niya by looking backwards. Meaning, itong naging grade mo, ikaw din ang gumawa. Hindi siya. Tagalista lang siya. Performance mo ito eh. Hindi mo pwede sabihin, sir, ang daya nyo, sir. Ang daya nyo, ba't ako tres, eh mataas ako nung prelim. Eh, pwede mo ipaglaban yan sa chen. O kaya sa dean's office. Pero more or less, ang ibibigay sa inyo ng pro, kung ano lang talaga yung performance. Pag 5 ka, ganun din. Value na. Titignan niya lang, backwards. Sa pay-in, pag 5 ka, titignan lang natin backwards. Hindi pwede mag-sinan. Performance mo. Ang tawag dyan, performance-based. Hindi pwede mag-sinan. Hindi ba mapwedeng sabihin pag 5 ka, ano sasabihin mo sa ko? O pag-press mo? Ang hirap ng subject mo. Hindi ko maintindihan eh. Ang hirap ng ano eh, division. Ang hirap ng polynomials, malay ko sa mials-mials na yan. Are you with me? Yes! Pwede mong sabihin na, yung networking, ang hirap sir eh, wala akong makuha, etc. Pero parang sa grading, irrelevant yun eh, ang pinag-usapan. Performance. Performance basically. So, in other words, those of you who was not able to get some directs for the last 2 months that we've been running this program, let's try to look backwards. Saan ka nagpula? Kasi performance-based po. You cannot blame the economy, the price. You cannot blame the place. You cannot blame the season. Because at the end of the day, bakit yung iba may pay-in, ikaw wala? Kung itong mga reason na to e valid, dapat lahat na lang. Tama ba ako? Dapat lahat kayo. Pero ibig sabihin, ba't yung iba meron, yung iba wala? Saan nagkatalo? Sa performance. Tama ba ako? So, ang question dito, how did you perform for the last few months? Believe me, this is your business. This is not my business. This is not the business of your upline. I'm here to guide you. I'm here to let you know what is the proper direction. But at the end of the day, let me tell you, those of you na walang directly nagagawa yung ano ba yung program natin? Get One program. Diba ang Get One lang tayo eh? Hindi na nga ako nag-Get Two eh. Huwag na naman harap ng Get Two. Kung Get One, di mo kaya, Get Two pa. Ang goal natin, Get One lang, tama? Once a month, anong gagawin mo? Di ba once a month? Every month, meron kang dagdag na isa. Yung recruit mong bago, may dagdag siyang isa. Isa-isa lang usapan natin. Huwag ng two, huwag ng three. The power of one na lang. Nilatag yung sa inyo ito dati. So in other words, pag hindi mo nagagawa yun, wala kang pay in a direct, in more or less, that is a question of your performance. Clear? It's not about yung market, it's not about ang dami ng nag-iing, it's not about mahal ang product, it's not about the economy, it's not about the season. Kung season ang pag-uusapan, mas maraming pera ngayon because may 13th month pay ang mga tao ngayon. Mas mataas dapat ang pay-in, mas mataas ang retail. Tama ba? So, you have to ask yourself, especially the leaders here, bakit hindi ka nakakapagkuha ng direct na wala kang first-timer ngayon? O wala kang direct na nabuha na pa-pay-in? So, you have to ask your performance. Ang problema, may mas malalim pa dito sa performance. Alam niyo kung ano mas malalim? Kung bakit hindi yung performance lang. Madali yung hindi mo masasabi madali yung performance. My engine, may nagtutulak sa performance. Yung performance kasi yung action yun, yung hataw yun. So, may napaliwanag ko sa inyo, pag kulang ang pay-in, kulang sa hataw. Pag walang pay-in, walang hataw. So, ibig sabihin ng pay-in, tawag natin na sa question of performance. Bakit iba-iba yung performance ng tao?
Kasi iba-ibang tao, iba-iba ang... Why? Ang nagtutulak sa performance, yung why mo, yung reason mo. Ano tawag natin sa why? Yung motivation mo. Iba-iba ang performance ng tao kasi iba-iba ang motivation natin. May klase ako, stress lang, masaya na. Ako hindi pwede dahil scholar ako ng university, iba motivation ko. Ang scholarship, number one, dapat ang weighted average ko hindi bababa ng 2. Pangalawa, wala dapat akong grade na 225. So anong gagawin ko? Dahil ang lalim ng why ko, motivation ko, grade ang minimaintain ko, iba yung sipag ko mag-aaral versus dun sa kaklase ko na okay na sa kanya ang... Magkaiba kami ng performance. Bakit kami magkaiba ng performance? Magkaiba kami ng buhay. So nagkakatalo, hindi dahil magaling yung nakapagpa-paying dito, hindi. Hindi rin naman ibig sabihin, hindi magaling yung walang paying. Hindi po. Yung isa lang, mababaw ang why, yung iba, malalim ang why. Doon nagkakatalo, hindi dahil mas magaling yung isa, no. Ako naniniwala, it's all about motivation. It's all about motivation. So, let me ask you again and again and again, what is your reason here? What is your reason why you're gonna do this? Why you should be so serious to such a point that really, you will do everything, you will do your very best, or you will do more than your best to become successful here. Dapat dumating po kayo sa stage kasi nagagawin mo itong game global. Nalalabas yung personal power mo sa sobrang gigil. Pero sa totoo lang, ganito yan. Lahat ng tao mayroong tinatawag na personal power. At sinabi ni Anthony Robbins, kung malalaman lang lahat ng tao na may personal power siya, magugulat sila sa kakayahan na pwede niyang gawin. Galing. Meron ka palang kapangyarihan sa loob na pag nagamit o nailabas mo, ikaw mismo, magugulat ka sa magiging accomplishment. Kaya may mga tao ka makikita, ang background ng napaka-humbling, tricycle driver, security guard, etc. May mga tao ka makikita na janitor, basurero, etc. Umangat sa buhay. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Yes. Hindi lang sa networking, sa buong buhay natin. Rags to riches. Bakit ganon? Nagamit nila yung personal power. Bakit nila nagamit? Kasi, they were able to find out their motivation, their deepest reason, their deepest why. Alam nila yung sitwasyon nila. Kaya, ngayon ang tanong, para lumabas tong why mo, dapat alam mo kung anong sitwasyon mo sa buhay. Bakit ka dapat mag-i-include ka? Nag-gets niyo ako? Yes. Ba't yung iba gumaling? Bigyan ko ng sample. Halimbawa, si Leo Kaduya. Galing ako ng Bohol. Galing ako ng Tagbilaran doon sa 10th anniversary ni Mr. El Nitare. Alam nyo, 12 years ng AIM Global, yung pangalan ng grupo ni El Nitare, Universal Alliance. Alam nyo ba yung si El Nitare? Guest ako sa anniversary niya. Buong grupo niya, ang pangalan, parang TGIL, pangalan ng grupo niya, Universal Alliance. Ang grupo niya po, noong December 9, 10th year anniversary nila sa Indo. Bakit kakaiba yun? Yung ibang kumpanya na ha, hindi tumatagal ng isang taon. Samantalang ito, grupo lang, 10 taon ng sumasabog sa Indo. Ano ba ang guys niya? 10 times ha? Buong grupo niya lang. Hindi pa nakarating lahat. 1,500 people. Nagsimula ang program alas 5, natapos ho, mag-aalas 2 na sa dami ng raffle. Lahat halos nanalo. Ibang klase. Yung El Nitare, ang mga generals niya, si Don Don Bumapa, Maricel Doblas, yung Leo Kaduya. Yung Leo Kaduya, mga kaibigan, isa sa pinakamalaking grupo ng El Nitare. Pag pumunta ako ng Mindanao, pumunta ako ng Agen de Oro, grupo ni El Nitare. Grupo ng Leo Kaduya. Pumunta ako ng bandang Surigao, pumunta ako ng bandang dito sa kabila naman, bago mag-Surigao. Butuan, Leo Kaduya na naman. Pumunta ako banda ng Davao, Leo Kaduya na naman. Pag nakita niyo yung Leo Kaduya, maliit pa yan. Tricycle driver. Grade 5. Hindi fluent mag Tagalog pagka may tinatagalog ko. Hindi siya literate mag-spelling ng mga words until now because he just finished grade 5.
Pero isa siya sa pinakamalaking grupo. I will not. Isa siya sa pinakamalaking grupo sa buong AIM Global. Hindi lang kay Elnitar, masasabi ko sa buong AIM Global. Kasama po siya, provinsyano, grade 5, walang pinag-aralan. Tumagal sa ACA-Tri-CDM. Kasama po siya sa top 50 ng AIM Global. Sa 5 milyong distributor ng AIM Global, kasi ang registered distributor ng AIM sa system namin, 6 na milyon na po. Siyempre, iba doon users. Yung iba doon, 7 heads. Kaya 6 million ang lumalabas. But siguro sabihin mo na 3 million. Sa 3 million na active distributor ng AIM, nasa top 50 yung Leo Kadula. Grade 5. Ang sasakyan, Pajero, Fortuner, at saka naka-set up na big truck ng Ford Ranger, kulay orange. Nakatira sa apat na palapad na building, bakay niya. All glass sa labas. Ano yung mga bahay, all glass sa labas? Kulay green, in global, eh, green. Ganun ka-obsessed. Bakit may ganun? Yung ba? Sorry sa pagjajay, sorry sa... Kaya lang gusto ko siya i-relate sa training. Hindi bagay yung background niya sa resort niya. Hindi bagay. Ako lang magsasabi. Kung ano siya, hindi bagay sa resort. Bakit ganun? Bakit grabe yung resort niya kumpara sa background? 13 sila magkakapatid. Nakayapak lang na pumapasok ng bahay para bigyan ng lapis at ballpen o kaya papel ng klase. Kukuha siya ng pomelo at yung ibibenta niya para ang kapalit. Ballpen at papel mula sa mga classmates. Bakit naka-fortune? Bakit ang laki ng grupo? Hindi nga bagay yung background sa resort. Alam niyo kung bakit? Lumabas yung personal power. Bakit lumabas yung personal power? Kasi naipalabas niya sa sarili niya na pag hindi ako nag-aim global, ano mangyayari sa akin? Nag-gets niyo ako? Yes. Yung fear niya of poverty, yun ang nagpabulusok sa kanya para maging successful. So inalam niya, ano mangyayari sa buhay ko pag meron akong job? Grade 5, tricycle driver, hindi pa sa kanya yung tricycle. Ang asawa niya, sales lady sa Gaisano. Can you imagine, ano mangyayari sa kanya pag hindi niya ginalingan sa AIM Global? Ang babalikan niya, itong trabaho niya. Kaya, nung nag-join, sinunog na yung, they burned their bridges. Because alam nila na ano, wala silang babalikan. Na pag dito, kahit anong hirap ang iginaan niya sa AIM, kahit na pinagtatawanan siya ng mga klase niya, kahit sinasabi sa kanya si Raul siya kasi pag nag-recruit siya, sinasabi niya, yayaman tayo. Grade 5! Alam niyo sa batch niya, kinukwento niya sa akin, meron siyang, sa batch nila, elementary batch, ang pinakamataas sa batch nila, naging attorney, naging lawyer. Pero gulat na gulat sa kanya, kasi mas mayaman pa siya kaysa sa lawyer. Ito malupit, downline niya ngayon yung lawyer na yun. Ganun sila yung alo. Nakasabay ko eh. Inouting namin sila nung araw, dinala namin sila, nagpunta kami ng Cagayan de Oro. Kasama ko si Doc Ed Sergeant, si Doc Olmo. Nag-outing kami pagkatapos ng event sa Cagayan de Oro. Nag-river rafting kami, kung alam niyo river rafting. Bago ka makarating dun sa pupunta niyo river rafting, rough road, apuntang bundok, tapos pababa yung river eh. Kasabay namin sila yung kaduya. First time niya makasama si Doc Ed sa jeep. Talagang gagalaw-galaw ko. Pero habang nasa jeep, grabe, Dok, hindi ako makapaniwala, kasama niyo ako ngayon, Dok, dito sa jeep na to. Baliw na baliw ako, Dok. Grabe, ang in-global, Dok. Alam niyo ba ang ginagawa ko, Dok? Araw-araw may kinakausap po ako. Hindi po ako humihinto, Dok, kasi ang dami ko pang maharap, Dok. Alam niyo yung in-global, Dok, dahil dito, ang dami niyo sinasabi kay Dok. Minomotivate pati si Dok, eh, may nami. Ganun kabaliw, kulang narang recruiting si Dok, eh. First time ko makakita ng ganung distributor. Grabe yung excitement level. Kasama na yung may-ari. Binabaliw pa yung may-ari. Kulang na lang recruited. Akala ko naman, dahil kay Doc Ed, ganun lang siya. Kasi na-overwhelm, nakasama niya. One time pumunta dito sa Manila, nakalimutan ko anong taon na. Lapit sa akin si Miss Donna. Kailan rin si Miss Donna? Yes. Sabi sa akin, seryoso yung mukha ni Miss Donna. Kala ko, ano tatanungin? Sir? Ganun ba talaga yun? Sabi ko. Bakit? Grabe sa'yo.
kulang na lang, reputin ako sa'yo. Hindi na baligo ako sa'yo, lang nangyari. Meaning kung ano siya nung kay Doc Ed, ganun din siya kay Donna. Meaning mga taga-end global na kausap niya, binabaliw niya. How much more yung hindi pa mga taga-end global na prospect? Ganun siya ka-passionate. Taga-end global na ka, binabaliw niya pa. Eh di lalo na yung hindi. Kaya nakaka-recruit. One time, nagpa-carwash. Sumbong sa akin, pagdating ko, tagbilara. Pa-carwash daw siya. Fortuner, nakabambahay lang siya. May nakatabi, maliit na auto lang. Tapos habang nagka-carwash, yung mga lalaki kasi pag nagpa-carwash, nakatingin lang kami sa kotse. Either nakaupo, iti-taxi, tignan lang namin yung kotse natin habang sinashampoo. Tumabi. Sabi daw sa kanya yung may-ari ng kotse. Kanda ng kotse ng ako. Eh, sabi sa kanya. Open daw siya. Kaya lang na-realize niya, hindi nga kapanipaniwalay siya. Ang bahay na, kaya tinignan niya, tinignan niya. Di po ako kung may-ari. Ha? Gulat ka. Binaliw niya. Ano nangyari? Gulat daw eh. To cut the long story short, yung nakatabi niya, dentista, nag seven heads on the spot dahil dun sa document. At to ako sa tagbilaran, pinakilala sa akin on the spot. Sabi sir, alam niyo paano ko nakilala ko? Ganun niya, kinuha ito ni Leo. Kinuha yung kay Doktor, buti mo daw, pag-join ka. Oo, oh, grabe to si Apple. Sipi mo tawag sa grade 5 upline. Nakuha niyo? Kasi yung mga taong ito, hindi naman nila yung global. The back of their mind. Isip nila, wala na kami pa. Ano ang question? Kayo po, kung hindi kayo mag-in global, ano ba ko ito? Yeah. Eh, dapat kung mag-asyon kayo. Ang babalikan nyo, mediocrity. Ang babalikan ang mga sagot dyan, kahirapan, iba, mediocrity. Yung iba sagot, sir, ganun pa rin. Pag bumalik ako dyan, hindi ko ginalingan dito. Kung ano yung iniwang kong buhay, ganun pa rin. Galingan mo na lang dito para tuloy-tuloy na magbago ang buhay mo. Tama ba ito? Kung dito mo gagalingan, kung ito ang titignan yung fallback, ladies and gentlemen, we are not getting any younger anymore. The future belongs to the entrepreneurs, believe me or not. Ang future para po sa mga entrepreneur. Hindi na po uso ngayon yung job security. Believe me, dati kasi ganito yan. Nung araw, pag sinabing may trabaho ka, big deal na yon. Tama mali? Tama. Lalo sa probinsya. Pag sinabi mo sa probinsya may trabaho ka, dan na yun. Ang taas ng tingin sa'yo. Dati yun. Pero nagbago na po ang panahon ngayon. Hindi ngayon porque may trabaho ka, okay ka na, no? Because maraming tao, mga bata, hindi nakapag-graduate dahil naging entrepreneur, naging negosyante, mas maganda na yung buhay nila ngayon sa mga nakapagtapos at nagtatrabaho. The future belongs to the entrepreneurs. Pag hindi nyo na-maximize yan, ladies and gentlemen, you will wake up to a world that no longer exists. Obsolete ka na. Kaya tinatalo ng millennial, yung mga bata, yung mga professional ngayon. Yung mga millennial, sipin mo, sa internet, nakapag-discover ng cupcake, magbarkada. Cupcake. Recipe ng cupcake. Ano ginawa nila? Kami ang kaklase nila, mga LaSalle graduate, nagtrabaho. Sila mag-best friend, babae. Yung cupcake nila, nagustuhan nila, sinabi sa kapitbahay, homemade na. Sabi ng mga customer, nung tumagal ka, mag-anak, homemade na. Bakit yun hindi gawin tindahan niya? Dumadami na yung base niya. Sabi ng dalawa, kung ano, millennials, hindi natin gawin yung tindahan na ito. Kasi nga, nung una, homemade lang. Kasi pag homemade, delivery, walang expenses, di ba? Ganun lang. Kaya lang tumami yung customer base dahil masarap yung cupcake. In-encourage ng family members, ng friends, ng customers, bakit hindi kayo maglagay ng tindahan na? Naisip nyo dalawa, o nga, tindahan na tayo. Nangiram ako sa nanay tatay ko, siya nangiram sa nanay tatay. Kinumbay yung puhunan, naglabas ng cupcake. Unang store nila, tinagay sa BGC. Kung nakita niyo yung sa BGC na unang-unang cupcake ng tindahan doon, hindi ko na-design, yun po ako. Ngayon, they are multi-time millionaire. Hinali nila yung mga kaibigan nila, kaklase nila ng kung laude, kung laude, etc. In the study, yung mga millennials, because they are risk takers,
maiimpin to mga batang to. Ayaw nila nung matagal. Gusto nila yung may ano agad. Yumaman agad, magka-result agad, etc. And they don't like jobs. Gusto nila entrepreneurship. Gusto nila yung 2 to 3 years. 3 to 5 years, okay na ako. Hindi na nila kaya yung program na 20 years retirement. Hindi na nila kaya yun. Yung mindset ng mga baby boomers, those who were born in 60s, 70s, 80s, yan ang mindset mo. Magre-retire ka na sa employment. Yung mga millennials, those who were born from 1996 down to 1980, millennials, hindi nila kaya yung 40-year program na meron ka. Kaya ang gusto ng mga to, 5 years pala, mayaman na ako, 10 years, multi-millionaire na ako. Kaya anong pinapasok? Negosyo. Kaya by the time na makapasok sa negosyo, talo na nila yung 2 years, 3 years pa lang, talo nila yung 30 years nang nagtatrabaho. Saan nagkabaliktad? Saan nagbago? Sa mindset. Yung mindset ng mga dati, stick your job, retire until 40 years. Yung mga millennial, di kaya yun. Hindi nila maarok. Shit, magtatrabaho ng 40 years? Ang bota. Huwagin yung pera mga yan. Ang term ng mga yan, iba eh. Ang bota, humagalot. Hindi nila kaya. Tama ba ako? Yes. Hindi nila kaya yun. Hindi nila ma-absorb. Kaya they are looking for ways of business, etc. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang entrepreneurship, ladies and gentlemen, is the way of the future. So you take your job, tapos ka na. Sipin nyo, as early as now, nauuso na yung AI, yung artificial intelligence. Bumili kayo ng cellphone na Huawei, yung pinaka-high-tech nila. Pag nag-selfie ka o nagkuha ka ng picture, siya na ang mag-e-edit kung ano yung pinakamagandang version ng picture na kinuha without the adjusting. Artificial intelligence na yun. Putak ng microchip na sa loob ang nag-iisip para sa iyo. Sooner or later, Bob Taylors, AI na yung pagdating ng loob. Pumunta ka sa Europe, McDonald's. Pag pumunta ka sa McDo sa Europe, wala akong counter doon na pipila ka. May naghihintay sa'yo dyan sa counter. May menu dyan. Burger please. Siya naman, nasa ka. Hotel, sir. Doon hindi. Kiosk. Machine. Touchscreen. Kiosk. Pipili ka. Ano gusto mo? Swipe mo card mo. Punta ka doon, lalabas order mo. Maghintay ka. Wala na ako. Yung mga trabaho ang ginagawa niyo. Sooner or later in the future, papalitan ng natin. Pumunta ka sa ibang BPI ngayon, gusto mo mag-deposito. Kahit sa teller, wag ka nang punta. May machine. Doon ka. Mag-withdraw ka. Kahit wala nang person to person, no contact na. Ini-inject na paunti-unti sa mga malalaking bangko. Kasi sooner or later, matatanggal yung mga teller. Matatanggal ang mga clerical work. Matatanggal ang bookkeeping. Matatanggal lang because everything will be replaced by artificial intelligence. Kasi ikaw, trabaho, trabaho, trabaho. I love this. Wow, grabe! You will wake up one day to a world that no longer exists. Pag hindi nadagdagan ang skills ninyo, mapaglulumaan. Kailangan mo ng bagong skills. Hindi lang yung skills na bigla nakuha mo sa job mo. Kailangan mo ng networking skills. Because networkers, we even make more money than doctors and lawyers. Yes! Kaya hindi ko kayo maintindihan, mga leaders dito, kung hindi nyo gagaling yung skills. Because I'm telling you, if you stick to this, wala kayong paying, wala kayong ganito, umaasa ka kayo lumalabas yung personal power mo in the back of your mind, meron ka pang call pa. I'm telling you, you will wake up one day obsolete. You will wake up one day obsolete. Kung ngayon ka naman magsisimula magtayo ng negosyo, huli ka na rin. Maglalabas ka ng 2 milyon, 4 milyon, huli ka na rin. Ang best option mo, yung hindi mo kailangan maglabas ng milyon pero magiging milyonaryo ka. Eh, global na tama. Hindi lalabas mo 50 mil. 7 heads na po yun. 50 mil. 7 heads na po yun. Ano gagawin mo? Tsatsagalin mong pag-aralan yung skills.
Kasi ang kailangan mo, panibagong skills para may panibago kang kita. Clear? Pag hindi natagdagan yung skills mo, ang skills mo pa rin yun, clerical, accounting, engineering, teaching, nurse ka, medtech ka. Pag hindi natagdagan yung skills mo yan, ang bayad sa'yo hanggang sa skills na lang na yan. Kailangan mo magkaroon ka ng panibagong skills para magdagdagan ka ng panibagong source of income. Itong skills na to, ito ang kailangan ma-acquire. Magtsatsagain mo na ma-acquire siya, pag-aralan siya, makuha siya sa income. But only if and only if, lalabas yung personal power na yan. Pag inisip nyo na wala na tayong babalikan. Because the truth is, don't depend your future sa job. Please don't. Don't. 4 to 5 years from now, you're done. Kung hindi man mangyari kagad yung AI na sinasabi ko, you will be replaced by new generation na mas marunong sa bagong technology. Mas magaling sa'yo. Na mas asset kesa sa'yo. Kasi alam nyo ba, pag tumatanda ka sa kumpanya, hindi ka na nagiging asset, nagiging liability ka na. Kasi meron tinatawag na law of diminishing value. As time goes by, your value diminishes. Because of your age, because of new skills, because of new technology. You guys have to wake up. Bakit nyo kailangan galingan? Lumabas ang personal power? Bakit nyo kailangan kahit na mag-recruit ka na mag-recruit, tapos reject ka na reject? May absorb mo lang, may absorb. Kahit mapuyat ka, kahit mapagod ka, okay lang yun. Kasi nga, ang dinidesign mo, yung future. Nire-redesign mo ngayon yung future mo. Kasi you have learned something. May direction ka na eh. Dati, job for 40 years. Ngayon, dahil na-realize mo ngayon global na ganito, somewhere along the way, you have to redesign your plan. And when you redesign your plan, alam nyo ba pag nire-redesign ng plano, yan ang pinakaayaw naming mga inyinyero. Kasi pag nire-redesign, back to zero. Pero, maganda nang i-redesign kesa naman pag natapos na, palpak pala. Maganda na yung somewhere in the middle of the ballgame, palitan na natin to. Kesa pagdating dun tayo manghinayang. Palit kami. Pero pag palit namin ang plano, mas maganda naman yung kalalabasan. Same way here. You've designed your life for the next 40 years, trabaho ko. Mapatapos ko lang mga anak ko, ayos na! Ganun tayo eh. Magkaroon na lang ako ng konting retirement, ayos na. Nakita niyo na yung group. Hinataw niyo ng content. Now you're redesigning everything. Pag nire-redesign mo, maraming resistance. Pati core values mo, magre-resist. Pati karatamaran mo lalabas. Pati yung mind mo, magka-clash. Pati motivation mo, mawawala. Kaya may mga tao, pagkatapos mong mataw ng in-global, bumababa ang motivation. Kasi nga, napapagod. Saka ka-redesign ng buhay. Now you're redesigning your plan. Na-redesign na hindi pala ang sagot. Ang sagot pala entrepreneurship. Ang sagot pala in-global. I-redesign ko. It can be messy for now, pero promise, pagdating sa dulo, mas maganda magiging resulta mo. Yes. So ang sagot sa lahat ng mga to, mindset mo. Yun yung sinasabi kong process. I-process mo ulit yung sarili mo bago ka mag-prospecting, recruiting, presentation, paper. Kasi yung mamaya niyan, gawa kayo ng gawa ng gawa ng ganito. Ang processing naman pala ng mind yung mali. Hindi mo nalabas yung personal power. Tonight, you have to make a decision. Gawin yung in-global na parang huling choice mo ito. Burn your bridges. Lalabas ang personal power. Pag sinunog mo na, wala ka nang babalikan. Naka-mindset ka na wala ka nang babalikan. Magiging layo ka, duya ka. Wala ka nang choice eh. Yung iba hindi lumalabas ang galing kasi may fallback ka pa eh. Edukado ka. Nagkaya pa mayroon. Asawa mo, nagtatrabaho. Di magugutom ang mga anak mo kahit ikaw mataw dito. Matinong trabaho mo, may payroll ka. Kaya kahit na hindi ka maging successful, nakakapaghintay. Pero pustahan tayo, putulin ko lahat yan. Tapos, in global lang ang choice mo. Maniwala ka bukas makalawa, baka global ambassador ka. Tama ba yun? Yes. Kalaban natin siya. Kaya you have to ask yourself, why you're going to do it? Because I'm telling you, if this is your choice, believe me, inaprubahan po ng dole
across the board, ang minimum wage increase. Alam mo ang kanyang increase? 25 pesos. Pero mga empleyado, alam mo yan, bakit? Pinasign up kayo ng HR yun. 25 pesos when gasoline, sugar, flour, when the bigas and everything are rising up, ang increase mo, 25. Pero man, choke mo. Hindi ko maintindihan talaga ang video gathering. Sabi niyo sa akin, mahirap dito. Oo naman, mahirap. Sa job, di kayo masyado nahihirapan kasi day in, day out, rutinary na eh. Mechanical yun. Walang rejection doon. Naka-program na yung mind ko, ano oras na gigising, sampang MRT sasakay. Wala nga masyadong hirap. Pero ang buhay mo, redundant. Flatline. Walang pasensya. Walang hirap. In global, nahihirapan ka. Bintay, pagkatapos mo sa trabaho, pupunta ka pa rito eh. Pagdating mo dito, hindi mo pala darating yung nintik mong downline. Ang hirap! Visit! Disamuhi ka na lang sana sa pamilya mo. Matraffic ka pa, mauulanan ka pa. Mau-ostracize ka pa. Ma-out of place ka pa, mare-reject ka pa. Emotionally, mentally, draining pa. Ang hirap! Pero, guess what? Kaya nga yung iba maganda ang buhay because they are willing to pay the price sa mga hirap na pinagdadaanan nila. Guess what? Mahirapan ka, pero iba buhay mo. Hindi ka mahirapan, pero redundant ang buhay mo. Kami. Ako, ayoko nito. Walang buhay dito, walang challenge dito. Ang pinakamasakit dito, gagayahin ka ng mga anak. They will never strive sa mga ngarap. Nakita nila sa ito. Redundant buhay mo. Are you with me? Yes! Redundant. Di ka nga nahihirapan, etc. Di ka rin nakakapunta sa mantis. Di ka rin nakakakain ng eat all you can ng mga mamahalin na tulad sa spiral. Nakakain ka na ba sa spiral? Sa Manila, sa Sofitel? 6,000. Isang tao. Pero nintik lahat ng stasyon nandun. Japanese, lahat, Italian. Hindi ka pa umiikot, busog ka na. Lahat ang daming pagkain. Hindi ka nga mahirapan, pero hindi ka naman makabila ng LB. Meron kang LB, lumang bag. Sabi nila, hindi ka daw mapapahaligayan ng pera. Hindi ako naniniwala eh, kasi may mga pera naka-jet ski. May nakita ka na nag-jet ski, nakasimangot. Lahat na naka-jet ski. Tama ba? Yes. Lahat na nagpupunta sa Europe. May pera sila. May nakakita ka na nag-selfie sa Eiffel Tower. Nakasimano. Hindi ako naniniwala, hindi ko mapapaligaya ng pera. Yung pera, pag ginamit mo para ipambili ng iba't ibang bagay para makatravel ka, magbigay mo sa mga anak mo yung gusto nila, makabigay ka sa mga magulang mo, at mapangiti mo sila, napaligaya ka ng pera. Nakuha niyo ako? Yes. Pero may kabayaran para makuha yung pera niyo. Kailangan mag-take ka ng risk. Get out of your comfort zone. Get out. Hindi pwedeng tama dito. Hindi pwedeng, you know, walang ginagawa dito. Hindi pwedeng mediocrity. Yung iniisip dito. With that, ladies and gentlemen, I end my session. Thank you very much and see you again next month. Thank you.